aakit-akit kumanta. Pambihira ang ganda. Ngunit siya'y kalahating tao at kalahating isda. Ang sirena. Ang sirena o mermaid ay mula sa dalawang Old English words na mer na ibig sabihin ay sea at maid na ang ibig sabihin naman ay woman. Mermaid, maid of the sea. Ang sirena ay isang mythical aquatic creature na bida sa marawang kwento sa iba't ibang kultura sa buong mundo. Ang kauna-unahang kwento tungkol sa kanila ay lumabas noon pang 1000 BC. Ito ang istorya ng diyosang si Artargatis na umibig sa isang pastol na aksidente niyang napatay. Dahil sa kahihiyan, tumalon si Artargatis sa lawa para magtago at maging isda. Pero ang labis niyang kagandahan ay hindi maitago. Kaya imbis na maging isda lamang, siya ay naging kalahating tao at kalahating isda. Sa Greek mythology naman ay malas daw ang mga mermaid. Sa tuwing naglalayag kasi ang mga mangingisda at naririnig ang maganda at kaakit-akit na tinig na sirena, sila'y nalilito na nagiging sanhi na kanilang pagkawala at pagkalunod. Pero tunay kayang kwento-kwento lang ang mga sirena? Noong 2003, isang balita ang kumalat na may natagpuan daw na mermaid sa dalampasigan ng Negros, Philippines. Kung titignan mabuti ang kalansay nito, mukha nga itong kalahating isda at kalahating tao. Pero noong 2009, idineklara itong hoax o hindi totoo dahil ang natagpo ang kalansay ay pinagdikit-dikit lamang ng katawan ng unggoy at isda. Sisirin natin ang kailaliman ng kanagatan at kilalanin ang isang nilalang na laging pinagkakamal ng sirena, ang dugong. Ang dugong ay tinatawag ding sikaw dahil tulad ng mga baka, mahilig silang kumain ng seagrass dahil sila ay herbivorous mammal. Hindi sila kamag-anak ng mga mermaid, pero ang kagulat-gulat dito ay kamag-anak sila ng mga elepante. Tulad ng mga elepante, ang mga lalaking dugong ay meron din malilit na tusk. Ginagamit nila ito tuwing mating season para makipagtagisan ng tapang at galing sa ibang lalaking dugong. Kamangha-mangha! Mapapanood nyo kami anytime! Don't forget to subscribe! Just